mga kamaster, no, shout out po tayo sa ating mga kamaster na si Sir Alfredo Jimeno at saka si Sir Geoffrey Frias at saka si Sir Bobby Bagasina at si Sir Celso Abanes Jr. Maraming maraming salamat. So ayun mga kamaster, nandito tayo sa Marilao, Bulacan, sa Northville. Okay, so hahanapin lang natin yung street ng ating minamahal na customer, no? So paalala, nandito po tayo sa Northville, Marilao, Bulacan. Naliligaw yata tayo mga kamaster. Yun, pasok pa tayo dito. Yun lang, oh. Uy, Ray, kumusta? Pasok ka. Ay, nako. Pasok tayo sa mga iskinita, mga kamaster, no? Hams. Oh, yun, no? Yun, no? Iyak! Iyak! Uy! Court daw, court! Yan! Excuse me, excuse me. Oh, nandito na tayo. Ito yung court. A few moments later. So, ayan mga kamaster, no? Bismillah rahman arrahim. Assalamualaikum dyan sa ating mga kababayan sa Middle East, no? So, sa araw na ito, araw po ng Lunes, okay, tayo po ay nandito sa Northville, okay, Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Okay, so ngayon ay medyo naiba lang yung way natin, pero first time natin gumawa sa ganitong mga lugar, no, sa Marilao, Bulacan. Kasi karamihan, more on Quezon City, Pasig, Marikina, ganun. So ngayon, nandito naman tayo sa Marilao, Bulacan. Okay, so kung inyo mapapansin, meron tayo ditong refrigerator na tatak ay kundura, single door lang naman. So ang naging problema na ito mga kamaster ay yung ilaw nila, yung kuryente nila, nagpa-fluctuate. Okay, minsan nagpa-brown out. So since na ganun ang laging nangyayari, napapansin nila na yung kanilang refrigerator ay unti-unting nawawala yung lamig, no? So chineck up na rin to ng kundura. Ang sabi nila ay wala nga daw ano, wala nga daw freon o refrigerant, no. Then sa awa ng Diyos, sa atin ipinagkatiwala ng ating minamahal na customer yung paggagawa ng refrigerator na to. Okay, so saksihan niyo po sa araw na ito upang malaman po natin kung ano nga ba talaga ang pinagmulan ng problema at kung anong problema ng refrigerator na to, kung talaga nga bang wala ng refrigerant mga kamaster. Okay, so ayun mga kamaster, no, bago tayo magsimula sa pagre-reprocess, mamaya-maya na tayo mag-proceed dun sa mechanical, no. Ang gagawin natin, mag-evaluate muna tayo ng system. Okay, kasi since na chinek na to ng kundura, aba, check din natin. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na magkaiba yung sistema ko dun sa sistema ng kundura. Okay? So, pero paalala, galing din akong kundura. Main mismo. Okay? Conception carrier. Okay? So, Yahoo! Ang gagawin natin, basic. Okay? So, naghanda na ako ng crocodile clip. Okay? So, tinanggal ko na rin yung takip. So, punta tayo sa continuity. Ang gagawin natin, grounding check muna tayo mga kamaster, no? Lagi kong pinapaalala, mas maganda yung nag-evaluate tayo bago tayo magsimula sa mechanical, okay? So, tayo ay nasa continuity, okay? So, grounding check muna tayo. From line to ground. Okay, wala. Lipat natin. Okay, good. So, pagkatapos nyan, ang gawin natin, since na wala naman tayo na tala na problema sa connection, ang gagawin natin, susunod natin yung overload protector at saka relay. Okay, so tanggalin muna natin yung connection. So tayo ay nasa continuity pa rin mga kamaster, okay?
So, tanggalin muna natin itong overload protector. Okay. Overload protector, che-check natin. Okay. So, kahit galaw-galawin mo yan, hindi mapuputol yung tunog ng ating buzzer gawa ng good yung ating overload protector. Okay? Oh, yes, so, yung 7, yung contact ng overload protector natin ay intact. Ika nga. So, susunod natin ay yung relay. Kung yung mapapansin, yung terminal medyo nasusunog, no? Gaya ng dati, tayo ay nasa continuity. Bitawan natin. Ayan. Kahit galaw-galawin mo yan, hindi magbabago yung buzzer natin. Isa lang ibig sabihin yan, mga kamaster. Ibig sabihin, maayos yung contact ng ating overload protector. Okay? Oh, yes, so, ganun lang po. Ang susunod natin i-check ay yung resistance windings ng compressor. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Magsimula na tayo sa pagkukuha ng resistance windings ng ating compressor, no? So, nandito ulit ang ating crocodile clip. So, kung inyo mapapansin, yung ating terminal ay triangular, pyramid, okay? Naka ganun siya. So, automatic na yung taas, eto, ay common. Okay? So, yung dalawa na yan, hindi pa natin alam kung ano yung running tsaka starting. Okay? So, paalala, ang pinakamataas, common, ang pangalawang pinakamataas ay starting at ang pinakamababa ay running. Okay? So, magsimula na tayo. Pero bago yan, naghanda ako ulit sa inyo ng magandang presentation. Ayan. Okay? Nang sa gayon makita nyo. Yahoo! Okay? Yung data. Para sa ating mga kababayan, okay? So, medyo silaw nga lang yung ilaw natin, ano? Iusin natin, yan. Yun. Yup, medyo silaw, yan. So, eto, ilalagay natin to sa common. Ito, to. Yan, yan. Sa taas. Okay, so, etong isang itim, ilalagay natin sa bungad. Okay? Manalaman natin kung ano yung running tsaka starting. So, meron tayo nakukuhang 28 ohms. So, wag muna nating ilista. Ilipat muna natin sa kabila para malaman natin kung asaan yung starting. Okay, 28 ohms. Pag nilipat natin itong isa, ito, 22 ohms. So, madaling sabi, itong bungad, ito yung starting, yung running naman yung nasa ito yung pinaka-last. Okay? So, ilagay na natin from common to starting, meron tayo na kukuhang 28.1 common to starting 28.1 ohms. Okay, 28.1 ohms, common starting. Okay, so isusunod natin common to running. Common to running, meron tayo nakukuhang 21.9 common to running, 21.9 ohms. Okay, so starting to running naman tayo. Starting to running, meron tayo na hukuhang 49.7. Ayan o, 49.7
49.7. So, lagyan natin CS CR SR. Okay, yung CS natin 28.1 ohms, CR 21.9 ohms, then 49.7 ohms. Okay, so kwentahin muna natin lahat, mga kamaster. Okay, a few moments later. So ayun, mga kamaster, no, may nakuha tayong sa total niya 49.7. okay, so dapat may makukuha tayong 50 ohms, mga kamaster. Okay, pero kung ating mapapansin, 3 points lang yung difference. So pasok na pasok to yung ating compressor windings, mga kamaster, no, kasi yung starting running mo 49, yun yung common. Okay, common. So since na may nakuha tayong 50, okay yan, wala tayong problema sa compressor resistance windings, mga kamaster. So ganun lang po kadali kumuha ng data, mga kamaster, no. So napakadali lang, lagi nating alalahanin na yung pinakamataas, yun yung common, pinaka pangalawang mataas ay yung starting, at yung pinakamababa yun yung running, mga kamaster. Okay, so since na okay na, pandarin na natin yung unit. Okay, mga kamaster, no, nakapaghanda na rin tayo ng ano, no, ng clamp ammeter. Then nandito rin yung ating nandito yung ating flock na thermometer. Okay, so ito yung magsasabi kung less yung refrigerant sa ating system. Okay, so plug na natin. .57 56 53. Okay, so kuha na natin ng temperature. Ito yung before and after. Okay, so dito tayo sa before, 92. Ayan, oh, 92 o 90. Oh, yeah, 92. Tapos after, ayan, no, nakikita yung difference, mga kamaster, no, halos equal, 92. Ayan, kabila naman, okay, so ibig sabihin kapag equal yung ating nakukuhang temperature dito sa ating thermometer, ay ito po ay may problema na sa pressure. Okay, so posibleng wala na or less na yung ano, yung refrigerant sa system, mga kamaster, no. So ito yung pinaka maganda sa ano, no, sa buti na lang kamo. Naalala ko na may flock pala ako doon sa dala-dala kong maleta nung nasa Saudi pa ako, no. So yun, ulitin natin, before nasa degrees Fahrenheit tayo, ah, 92. Ito naman 92. So okay, equal, ibig sabihin wala nang masyadong laman ito. Kung may laman pa naman, kung may laman na, kung mayroon pa namang laman to, ano na siya, less na. Okay, so dapat meron tayong makukuhang 10 to 5 differential temperature, mga kamaster. Okay, kung dito sa ano, 100, dapat dito 90. Okay, so meron tayong 5, at least 5 to 10 differential temperature. Okay, so shutdown na natin, mag-proceed na tayo sa pagre-reprocess, mga kamaster. Okay, so ang unang-una natin gagawin, mga kamaster, ay tatagalin po muna natin itong pinaka-drain pan niya. Okay, para malaya tayo makakapag galaw-galaw dito sa likod. Okay, thank you.
Oh, ayun mga ka-master, no? Kung ating makikita, napakalinis na ng ating area, no? So, malaya tayong maghihinang dito nang wala tayong nagda-damage na namang wire na pwedeng masunog, okay? So, magsimula na tayo. Ang gawin natin, pangalawang ano natin, ay pangatlo. Pangatlong gagawin natin ay papasingawin na natin to. So, ayun mga kamaster, no, naputol na natin yung filter dryer. Okay, ang gawin natin, liyahin muna natin itong capillary tsaka yung sa liquid line na to. Kasi sobrang daming kalawang para pag naghinang tayo, swabe talagang dikit na dikit. Okay? So, ayun mga kamaster, no. Lalagyan na natin siya ng ano, ng access valve, no? Ayan, no? So, pero yeah, bago yan, putulan muna natin to para hindi naman masyado nape-penetrate yung ating access valve, no? Putulan muna natin siya para sa ating convenient. Then, tanggalin na natin yung pito. Okay, para hindi nasusunog yung ating pito. Iwas back job. Okay? Ayun mga ka-master, no, magpahigop tayo ng flow. Pero bago yan, ang gawin natin, ibalik muna natin yung mga electrical parts para mapander na natin to. Okay? Okay din yung capillary, lagyan na natin ng butas. Okay, pag may butas na, on na natin. Buksan na natin to. Okay. So, mag-flushing muna tayo dito. Para malaman natin kung oily yung ating compressor. Ayan o. Diba mga kamaster, napakalinis ng system. Kasi kung malangis lang ang system nito, asahan nyo na yung lagi kong sinasabi at pinapakita at pinapaalala na pagka eto, dito pa lang, sumusuko na ng langis, aba, wag na natin ituloy. Okay? So, pag okay na, ilulubog na natin to dito. Tsaka natin takpan to. So, mag-antay lang tayo mga kamaster ng mga ilang minuto para linisin ng flow yung capillary. Okay? So, paalala mga kamaster, isang flow ay sapat na sa isang reprocess lang. Huwag na kayong gumamit ng pangalawa, pangatlo. Kasi sinisigurado ko sa inyo na magkakaproblema kayo pagka dalawa o tatlo ang gagamitin yung flow sa system. Kailangan isang piraso lang, okay? Yahoo! Okay, kapag okay na, magbilang tayo ng 10 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggalin natin to. Yun. Then, off na natin. Yun. Okay? So, okay na yan. Ang gawin natin, tanggalin ulit natin yung electrical na to kasi maghihinang tayo ng filter dryer mga kamaster, okay?
So ayun mga kamaster, no, pagkatapos natin may kabit yung ika nga yung filter dryer, magpa-flashing na tayo ngayon. Magpa-purging na tayo ngayon, okay? Nandito na yung pito ng ating access valve, access line. Then yung pito naman ng liquid line ay nandito pa. Maya-maya ilalagay na natin doon, okay? So magpa-purging na tayo. Ilalagay na natin tong isa dito sa charging line. Okay? Then mag-purging muna tayo para hindi sayang yung ano. Ayan. Okay, so kargahan natin. Tayo. Ayan. So, pag okay na, hinaan natin ang bahagya to. Okay? Then, ilalagay na natin itong pito, mga kamaster. Habang lumalabas yung hangin sa buong system, yung lumalabas na yung mga kamaster ay refrigerant na yan. Okay? So, sabihin wala ng hangin. Refrigerant na lang yung lumalabas na yan. Okay? So, pure refrigerant na 134A. So, pagka medyo mahina na yung pressure, ilalagay na natin itong pito. Okay? Para talagang ika nga walang moisture na sa system, okay? Then, sarado na natin to. Ang gagawin natin ngayon, magba-vacuum na tayo, okay? So, ayun mga kamaster, no? Vacuumin na natin siya. So, ilagay na natin itong dilaw, yung nasa gitnang hose, dito sa vacuum pump. Siguraduhin lang natin na mahigpit yung ating mga hose, mga kamaster, okay? On na natin. Buksan na natin to. So, magantay tayo ng at least 20 minutes, mga kamaster, okay? A few moments later. So, ayun mga kamaster, no? After ng ating pababacuum, shutdown na natin to. Sarado na natin. Nasa negative inches mercury na tayo. Then, off na natin. After natin mag-vacuum, mag-antay muna tayo ng at least 5 to 10 minutes para sa negative pressure leak testing para magkaalaman kung mayroon nga ba talaga itong butas. Okay? Kamaster, no? Still nasa negative inches mercury pa rin tayo. So, habang nag-antay tayo ng habang nag-leak test tayo, ibabalik na natin itong mga electrical connection niya. Alam mga electrical parts niya, okay? Ayun mga kamaster, no, nakapag medyo mahaba-haba yung ginawa natin pag-leak test, no, tapos nalinisin na rin natin yung compressor, naibalik na natin yung mga parts, okay? So okay na, gawin natin mag initial charge muna tayo ng 20 PSI, okay? So nakabukasan ng ating tanke, mag-purging muna tayo dito. Initial tayo ng 20 PSI. Okay. So, paandarin na natin ang unit, mga kamaster, okay? Meron tayo nakukuha ang 0.52 amperes. Kargahan natin.
So, kumpletuhin muna natin yung karga, mga kamaster, okay? A few moments later. Ayun mga kamaster, no? After ng 15 minutes nating pag-observe dito, so meron tayong nakukuhang 12 PSI, then 0.59 amperes. You know, 0.58 amperes. So sa specs niya dapat 0.6, mga kamaster, no? So tingnan natin kung meron yung sa thermometer natin, okay? Check natin yung ano, yung temperature na. So 108 degrees Fahrenheit. Then 97. So 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8. Oh, so 10 yung difference. Okay mga kamaster. 108. Okay, 108, 107. Okay. 109. Oh. 108. Then yung after natin 97. So 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 11. So dapat 10. Okay, so 105. Siyempre nagbabari yan mga kamaster, nagbabari, nagbabago yung temperature. Pero dapat nandun tayo sa range. Okay, 104. Dito tayo sa after 97. Okay, so 197, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4. So 7 temperature differential. Okay, so pasok tong ating filter dryer temperature before and after. So mayroon tayong nakukuhang 0.58. Kargahan pa natin. Okay, so kapag ka nakompleto na natin yung 0.6, konting-konting na lang, 0.59. So kumpletuhin muna natin yung kanyang amperahe mga kamaster, okay? Then yung temperature, you know, pwedeng pakasalan to, you know, pwede. Kasi dito natin makikita sa thermometer kung tama nga ba yung sinasabi ng ating amperahe, yung sinasabi ng ating pressure at sa sinasabi ng ating temperature. Temperature, pressure, tsaka ampere. Okay, dapat at least mag-equal sila lahat. Dapat magkakatugma yung kanilang sinasabi na parameters. Okay, ito natin, meron tayong nakukuhang 104 o 108. Dito naman 97. Okay, 107 98. So pasok tayo mga kamaster. Dapat ganun. Hindi yung nakakuha ka ng 100 dito sa baba, sa after nun mayroon ka nakuhang 101. So equal, hindi dapat ganun. Dapat magkaroon tayo ng 5 to 10 temperature differential pagdating sa filter dryer mga kamaster. Okay, so 0.58, konting kembot na lang ay mag 0.6 na. So kumpletuhin na natin yung karga, okay? So ayun mga kamaster, no? So nandito na yung ating inaasahan na amperahe. So naglalaro siya sa 0.59, then 0.61. Okay, so meron po tayo nakukuha 16 PSI. Okay, then kuha na natin ang temperature. Kuha na natin ang temperature. 105 before and after 97. So 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5. So 8 temperature differential. Okay, so pasok na yun mga kamaster. Naglalaro siya sa 0.59 to 0.61. Okay, so okay na tayo dito. Ibabalitan natin yung ano, drain pan mga kamaster. Then magligpit na tayo. Okay? Ay, teka lang.
Unang po muna natin para lang ano to. Temperature. Lagi kong sinasabi sa high head pressure, high head temperature, dapat may makuha tayong yan o. Okay, 144.5 degrees Fahrenheit. Okay, mga kamaster na yan o. Oh, yan o. 144 degrees Fahrenheit, mga kamaster. Okay? So, dito sa oil sump, ilalim, 133. So, sa oil sump, mag-range dapat tayo simula 120 to 140. Okay? Sa oil sump, ha? Oil sump, 120 to 140. So, mayroon tayo nakukuhang 133. Pasok na pasok yan, mga kamaster. Okay? Then, dito naman sa high head temperature, magsisimula tayo dapat sa 132 195, mataas na yung 200. So, yan o. 145 degrees Fahrenheit yung high head temperature natin. Pasok na pasok. Okay, 130 sa high head temperature, 130 degrees Fahrenheit up to 195 degrees Fahrenheit. Okay? So, dapat mag-range lang tayo sa 140 to 150. Okay? Sa oil sump, 120 to 140. Ayan o, pasok tayo. 134. Okay, so, okay na to mga kamaster. Ito pa pala. Kung ating mapapansin, ito, may ground, no? Ground, grounding. Di nyo ba napapansin na mahaba to, no? Naka-loop. So, iginagamit po ito mga kamaster kapag halimbawa yung ating system o yung ating refrigerator ay nagkaroon ng ground. Okay, so, ang refrigerator kasi talaga mga kamaster, habang tumatagal, nagkakaroon siya ng konting ground. So, kaya nilagay ito, mahaba, para kung sakali, dugtungan na lang to para maikabit dun sa maitusok sa lupa. Para ma-release lahat ng excess na current sa compressor, then sa thermostat. Minsan kasi thermostat nagkakaroon ng problema, then at sa compressor. Okay, so, normal lang po na magkaroon to ng ground pagka medyo lumaluma na yung ating refrigerator. Kaya nilagay nila to ng ating mga manufacturer para kung sakaling nagkaroon ng ground itong ating unit ay agad-agad natin mailalabas at maitutusok dun sa labas yung ground. Okay, so, ganito yung, ano ha, ito yung purpose na ito mga kamaster. Kapag may ground na, ilabas nyo lang to, tusok nyo lang sa lupa, kumuha lang kayo ng steel bar, ganun, tusok nyo sa lupa at least mga 50 cm. Okay? So, ayan, okay na yung mga kamaster. Okay na to. Ibalikan natin yung mga accessories, okay? Master, no? Okay na. After ng 20 minutes nating pag-test. O, okay, tingnan natin. Yun, nadali, oh. Okay, tingnan natin sa loob. Ayan, oh. Crystal crystal na siya mga kamaster. 6,000 na upo. Gandang hapon na. Taga Bulacan nga ako, nagkaroon ng problema yung rep namin na kundura. Unti-unti siyang nawawala yung lamig niya. Ngayon, ang dahilan nun kasi, unang-una yung fluctuation, siguro maraming, alam mo na, mga illegal na sa kuryente, tsaka yung palagi nagba-brown out na hindi ba noon, yung mga nakarang taon, tag-init, ganon. Sa madalit salita, nung hindi na namin matiis na yung rep naman, nawawala ng lamig talaga. Hindi kami makadiskarte kung paano yung... Kasi bumibili kami ng para sa isang buong linggo na pagkain ng bata . Nag-ano kami ngayon sa kundura, sa service center nila. Pagdating dito, chineck up nila, tinignan lahat. Ngayon, ang findings nila,
Nakakita sila ng ano, ng kalawang sa loob. Ang sinabi nila sa akin, eh, baka daw, yung nilalabasan ng tubo dun sa ano, eh, kinakalawang. So, nagbigay kami ng ano, ng, nag-ibig sabihin, kumbaga sa doktor, nag-ano naman yan, second opinion. Hanggang sa nakita namin sa YouTube, yung nang gumawa nito, eh, nag-ano kami, nag-try yung service niya. Ngayon, yung ginawa niyang pag-check up, ganun pala ang check up. Hindi yung sa sinisiraan ko yung binilahan namin ng rep. Hindi yung nakita ko na, ibang-iba talaga eh. Hanggang sa natapos na doon, pagkatapos, nung na napatunayan niya na yun nga ang resulta ng dapat na gagawin niya, ginawa niya na yung dapat. Kaya eto na, naano na nila, nagawa niya na, lumamig na on the spot. Yun lang, salamat.